ang pistox ay yung pistox sa pagitan ng GRP o gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines. Ang National Democratic Front of the Philippines ay itinatag noong 1973 katapos ipataw ng noon ay Presidente Marcos ang martial law. Ang NDFP ay binuo sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga makabayan at progresibong organisasyon. Ang mga organisasyon nila nung mag-martial law ay naging illegal at napuwersa mag-underground. Kaya, nung mag-martial law, sila yung nag-tipo-tipo para itayo ang National Democratic Front. Nung panahon ng martial law, sa kanayunan, ay isinulong ng NDFP yung armadong maglakad. At sa kanunsuran, ay isinulong naman ito ang hilusang protesta laban sa paghahaling diktador. Isang kinikilalang pangunahing pwersa sa pagpapabagsak ni Marcos ang NDFP. Kaya nung umupo naman si Corazon Aquino, nanawagan ang NDFP sa pistox at kinilala niya ang pangangailangan ng pistox. Ibig sabihin, ang paghaharap sa political negotiations ng gobyerno at ng revolusyonaryong kilusan para humanap ng mapayapang paraan ng paglutas sa noon ay malaganap ng labanan sa pagitan ng gobyerno at ng revolusyonaryong kilusan. Kaya lang, noon si Ecori, ang pisto sa kanya ay isang paraan na pagkumbinse sa revolusyonaryong kilusan na sumurender o kung ayaw nilang sumurender, mayroon siyang dahilan para, sabi niya noon, i-unleash ang sword of war. Noong 1986, nag-umpisa ang peace talks, nag-ceasefire sa pagitan ng NDFP at ng gobyerno. Ang problema, nang pumayag na ang NDFP sa ceasefire, hindi na interesado ang gobyerno sa pag-uusap sa mga reformang kinakailangan sa lipunan. Kaya dahil barado, wala nang interest ang gobyerno sa pag-uusap sa mga reforma, tapos naganap pa yung masakit sa mga magsasaka, nagdesisyon ang NDFP. Ay sige, lumabas dun sa pistox. At maraming mga leksyon na napulot ng NDFP doon sa pistox na yon ang pinanghawakan kung paano isusulong at susunod ng mga pistox. Mas umabante ang pistox nung panahon ni Ramos. Doon naganap ang mga pinaka-importanting kasunduan sa pagitan ng GRP at NDFP. Kaya doon naganap yung kasunduan na naglatag ng pangkalahatang balangkas ng pistox. Dito yun sa The Hague Joint Declaration, ito inilatag. Ano ang katangian ng pistox? Doon nilatag na ang pistox ay political negotiations para humanap ng mapayapang solusyon sa armadong labanan sa pamamagitan ng gobyerno at ng NDFP sa pamamagitan ng pag-address sa root causes of the armed conflict. Ikalawa, ang pag-address sa root causes ng armed conflict ay pinapatnubayan ng mutually accepted principle of national sovereignty, democracy, and social justice. Ikatlo, in-establish at parehong tinanggap ng magkabilang partido, ng magkabilang panig, yung principle ng mutuality, equality, parity, and reciprocity. Bukod doon, inilatag din sa kasunduan ito yung
pagkilala sa kahalagahan ng paggawa ng mga hakbang para i-build ang mutual trust, mutual confidence, and goodwill sa pagitan ng magkabilang panig. Kabilang dito ang pagkilala sa pangangailangan na diba ng pag-release ng mga political prisoners, yung pag-release din ng mga prisoners of war ng Revolusyonaryong Kilusan, at ang paggawa, pagsasagawa ng mga kahit maikli na mga ceasefire. Ito yung mga pinakamahalagang prinsipyo na inilatag noon. Kabilang din sa inilatag sa mga kasunduan ito ang agenda ng peace talks. At doon sa agenda yan ay inilatag yung una, yung respect for human rights and international humanitarian law. Ikalawa na agenda ay socio-economic reforms. Ikatlo, yung political and constitutional reforms. At ikaapat, yung end of hostilities and disposition of forces. Ito ang sinasabing substantive agenda ng peace talks. Ito yung nilalaman. Ito yung mga bagay na dapat pag-usapan at pagkasunduan sa peace talks. At sa panahon ni Ramos, nagkaroon ng comprehensive agreement on respect for human rights and international humanitarian law. Kaya ang nakasala ngayon sa peace talks ay yung ikalawang agenda, yung socio-economic reforms. At ito ay kinikilala ng dalawang partido na ito yung pinakamit ng buong peace talks. Dahil dito pag-uusapan, ano yung mga pagbabagong dapat gawin sa lipunan ng Pilipino para malutas yung mga ugat ng armadong labanan na parehong kinikilala na yung malagana at malalang karamitaan ang matagal nang kawalan ng pag-undad, ang kawalan ng kakayahan ng bansa na makatinding sa sarili, ang patuloy na pagkontrol at pagdidikta ng mga dayuhan. Bukod dito ay nakasalag din yung political and constitutional reforms para ano yung mga pagbabago sa gobyerno, sa politika, sa konstitusyon na kinakailangan isagawa para maipatupad yung mga reformang mapagkakasunduan doon sa socio-economic reforms. Pagkatapos ng mga kasunduan dito, magkakaroon ng bataya para pag-usapan yung end of hostilities. Paano natin tatapusin? Ano ang mga kinakailangang istruktura, mga proseso, mga mekanismo para matigil na yung labanan at yung mga armadong pwersa ay mabigyan ng positibo at produktibong papel sa lipunan. Ito yung mga substantive agenda ng peace talks. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, inilunsad ng US yung global war against terror, at sa tulak ng global war of terror na ito ng US, ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at ni Benigno S. Aquino ay nag-take ng militarist na stance na paralisan ang pisto. Ngayon lang, pagkahalal ni Presidente Duterte, lumitaw muli ang sitwasyon para umabante muli ang peace talks. Bakit? Dahil si Presidente Duterte ay nahalal sa plataforma ng fundamental ng mga batayan pagbabago
kinikilala niya na malala at malalim yung mga problema ng lipunang Pilipino. Kaya kinakailangan sa katunayan urgent na maipatupad yung tunay na pagbabago. Gumawa siya ng mga mahalagang hakbang para i-build yung trust and goodwill sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP. Kaya i-release niya yung mga NDFP consultants na nakakulong sa iba't ibang kulungan noon sa Pilipinas para tuwin ang lumahog sila sa peace talks. Kahit nagkaroon ng ilang sigalo sa umpisa, ay naipatupad din yung unilateral ceasefire ng Revolusyonaryong Ilusan bilang sign of goodwill din sa bahagi ng Revolusyonaryong Ilusan at tinuko naman na unilateral ceasefire ng gobyerno. At pagkatapos ng matagumpay na first round of talks noong August 22 to 27 sa Oslo, ay ginawang indefinite ang unilateral ceasefire na umiiral sa pagitan ng GRP at NDFP. Ngayon, katatapos lang ng second round of talks sa Oslo. Basically, dito sa second round of talks ay naging focus ng mga pag-uusap paano ipapatupad yung pangako na i-release ang lahat ng political prisoners. Mayroon pang 434 political prisoners sa iba't ibang bilangguan sa bansa. Pinag-uusapan din kung paano yung unilateral ceasefire ay i-develop into a joint bilateral ceasefire. At bukod dyan, yung napaka-isahan yung common outline ng comprehensive agreement on socio-economic reforms. Kaya ang next step na nito ay paano palalamnan yung common outline. Meron ding initial outline ng comprehensive agreement on political and constitutional reforms na napagkasunduan, gayon din ang common outline na end of hostilities and disposition of forces. Kaya ang susunod na round ay nakapokus sa implementation ng release ng iba pang mga political prisoners at yung pag-work out ng details o dagdag na laman doon sa mga comprehensive agreement. Ang NDFP ay nananatiling optimistic, umaasa na may magandang pagsulong na magaganap sa peace talks, na magkakaroon ng mga importanteng breakthroughs doon sa comprehensive agreements, doon sa mga basic reforms. Kayun pa man, alam ng NDFP na maraming sagabal sa pagkakamit ng ganitong mga agreements. Sa katunayan, ay tumitindi ang pressure mula sa labas ng bansa at sa loob ng bansa laban sa gobyerno Duterte. Kayong paman, determinado ang NDFP na isulong sa abot ng mga kaya ang prosesong ito at huwag pakawalan ang rare, napaka-pambihirang oportunidad na maisulong yung mga batayang reforma sa ating lipunan sa pamamagitan ng peace talks. Ang makatarong ng kapayapaan ay nakatuntong sa mga kinakailangang reforma na lulutas sa mga fundamental na suliranin ng ating bayan. Kaya, iniinggalo namin na palawakin at palakasin ang iba't ibang mga bayan at demokratikong pagkilos, pagmumula at pag-oorganisa ng karaniwang mamamayan.
Dahil habang mas lumalakas ang mga makabayan at demokratikong pagkilos, ay naitutula ang gobyerno, lalo na si Presidente Duterte, na mas magseryoso sa pagsusulong ng mga batayang reporte. At habang mas seryoso, mas desidido si Presidente Duterte na magsulong ng mga batayang reporte, mas gumaganda ang kondisyon para magkasundo, mabuo ang mga komprehensibong kasunduan na magiging pundasyon para makamit ang tunay makatarungan at matagalang kapayapaan sa ating bayan.